Hi mga katupak! Welcome back to my channel. This is Made to Pacquiao's TV. Ngayon guys, nandito kami sa isang lugar ng Kuwait dito sa tambayan ng mga Pilipino, yung souq salmiya. Ngayon guys, tatanungin natin ang ating mga kapwa OFW kung ano yung masasabi nila sa lugar na to. Si Sir Noel guys, natatanungin natin about kung bakit dinudumog ang souq salmiya ng mga OFW. Ayan. First of all, kasi dahil yung salmiya gawa nung syempre yung mga Pinoy may ilig sa mga pagkain. So, anywhere ka pumunta, yung may kita mo lahat yung kain. Ayan. Tsaka yung ambience nung anong lugar. So, yan yung sa tingin mo bakit dinudumog ang souq. Okay. Next question tayo, sir. Naniniwala ka ba na ang souq salmiya ay tambayan ng mga bigong OFW? Sa tingin ko, oo. Oo, kasi first na gusto nilang, alam mo yun, yung pagod is mawala. And then, syempre, makita nila yung magandang tanawin. Syempre, hindi natin masasabi yung panahon. So, baka dito nila makita yung one and only. Yeah. Hi po, yes. Bakit nga ba dinudumog ang souq ng mga OFW? Yeah. Well, kasi firstly, souq kasi talaga, talagang maraming Pilipino. Bukod sa maraming Pilipino, marami din Filipino restaurants. Ayan. Tapos, siguro maganda din yung place. Maraming pwedeng bilhin, maraming pwedeng puntahan, bukod sa mga restaurants. Meron din mga tiyangge, ganun. Usually, this time of the month, may mga tiyangge-tiyangge sa mga bandang gitna ng Pilipino. Ayun. Ngayon, next question tayo, Miss Faye. Naniniwala ka ba na ang souq ay tambayan ng mga bigong OFW? Yan tayo, isa ata ako dyan, chance lang. Siguro, oo, naniniwala ako. Well, hindi lang naman siguro ng mga bigo. Pati rin yung mga panalo sa pag-ibig siguro. Kasi marami ako nakikita na masaya naman sila. Meron din yung mga mag-isa lang na naglalakad or mag-isa lang na nakaupo. Siguro hindi natin alam kung bigo ba sila o may kinagdadaanan ba sila. Pero naniniwala ako na may mga taong pupunta dito na bigo. At siguro dito nila hinahanap yung gusto nilang makakita. Thank you, Miss Faye. Sabihin siya guys kung ano po ang mga specialty dito sa souq salmiya, bakit dinudumog ito ng OFW? Okay. Ano po masasabi mo, ma'am? Ang souq, of course, ito yung pasyalo ng mga Pilipino dito sa Kuwait. Before, ay ang pasyalo na yun nasa city. Pero ngayon, dito na sa souq. Ang maganda dito sa souq, lahat ng mga kabayan ay nandito, lahat ng mga bilihin, lahat ng mga pagkain, lahat ng magaganda sa mga Pilipino nandito na. Kaya ang souq tuloy, ang souq ay talaga namang dinudumog ng maraming kababayan at pinakababayan ng iba't ibang mga lahi. Dahil dito ay napakaganda ng ambiyan sa mga tao dito ay magbabait, ang mga tao dito ay talaga namang nandoon yung pakikipagkaisa o pagtulungan. So that's it. Tanungin natin siya guys kung ano yung masasabi niya dito sa souq salmiya, kung bakit niya binalik-balikan ang souq. Dito siya tumatambay every time na naboboring siya, every time na gusto niya na ma-relax, bakit gusto niya sa souq salmiya. Ako naman, una sa lahat, magandang gabi dyan sa inyo, kung sino yung napapanood ng video nito. Ang gusto ko kasi dito, kasi parang makalimutan mo yung problema mo, at saka malamig, at saka nakikita mo yung lahat ng mga kababayan mo dito. At saka sa sari-saring lugar sa Pilipinas, mamit mo sila dito. At saka parang Pilipinas na din ang feelings ko dito sa sa lugar na to. Kaya yun, palagi ako dito, at marami ka rin magkikitang pamilihan dito. Dito din ang kabayan na kabayan market, kung anong gusto niyong bilhin, mga pang-Pilipino, at tipid. Punta na lang tayo dito sa lugar. Okay. Maraming salamat, ate, at saka paki
Bati na lang din sila. Binabati ko po yung mga manunood dyan na sana huwag yung kalimutan, like and share at subscribe naman kayo dyan. Sa kay Miss May Tupakels TV. May Tupakels. Thank you so much. Ngayon tatanungin natin siya guys kung ano yung masasabi niya sa Old Souq Salmiya at bakit binalik-balikan ng mga kapwa natin OFW. Ano yung tunahan the best na ano yung kantahan ng mga Pilipina eh. Kumbaga marami kang makakasalo po ng mga Pilipina. Saka yung nandito yung mga Pilipino po. Kaya binabalik-balikan. Saka yung tambayan na rin. So, isa ba kayo sa naniniwala ma'am na ang lugar na to ay lugar daw na minsan pag broken-hearted ka, dito ka, yes, tumatambay. Yes, Broken-hearted ka ba, madam? Hindi naman. Hindi naman. Hinaman natin siya kung ano yung nasa loob niya, bakit ang lugar na to ay dinudumog ng OFW. Hi, I'm Clyde. Dinudumog ang Old Souq kay maraming pagkaon nga Filipino food. Tapos, yung nandito lahat ang mga Philippine product. Tapos, maraming kababayan kasi may maraming dito makikita na hindi mo nakikita sa ibang yung nakikita mo sa Retail Manila, ganoon din nakikita mo sa Manila. Pangalawang question, ma'am. Naniniwala ka ba na ang Old Souq Salmiya ay isa sa tambayan ng mga bigong OFW? Hindi naman. Mga 50-50 lang siya. Mga bigong, mga ganyan. O hindi. Kasi, siyempre, diba, lahat naman siguro tayo mga bigong, mga tayo, mga... Kaling din sa Pilipinas, yung homesick tayo, gusto natin na maano, diba? Hello sir, ano po yung masasabi niyo sa Old Souq Salmiya? Malamig. Malamig siya ngayon. Siyempre, winter. Tapos ang daming tao. Maraming family. Ano yung specialty dito? Na bakit ngayon, siya dinudumog ng OFW? Napakaraming kainan at maraming mabibilhan. Mga, alam mo nga, ano kailangan natin. Lahat, pang-araw-araw. Typical. Na pangangailangan ng tao. Lahat. Ano gusto mo lahat na nandito? Lahat ng kailangan mo. So, alam mo na, makanakap ng sariwang hangin. Ganun. Tapos, pag-iwali. Kasi, talaga, pag medyo lungkot, minsan, tapos, busy sa trabaho. Yun.